Tatlong araw nang nakalipas mula nang bumaba sa 180 meters o minimum operating level ang Angat Dam sa Bulacan. Kahapon May 23, halos 1 metro na rin agad ang nabawas sa nakalipas na araw kung saan bumaba ito ng 179.30 meters. Ayon kay ASEC Joey Villarama ng Task Force El Nino, paliwanag sa kanila ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na nitong nagdaang araw ay naranasan na rin umano nila ang malakas na pag-ulan sa Angat Dam. Pero kahit umulan pa ay kulang pa rin ito para masapatan ang tubig dahil sa dami ng mga kumukonsumo na karamihan o 90% ay mga residente sa Metro Manila. Sa ngayon, hindi pa anya kakailanganin ang cloud seeding dahil may pag-ulan pa naman. Pero para mapuno ang tubig sa Angat Dam, kailangan nito ay tubig na manggagaling sa low pressure area, kabilang na ang bagyo, na isang paraan upang mapataas ang level ng tubig. Cloud seeding operations can be an option to augment the water supply in Angat. Pero kung pagbabasihan po natin yung statement ng MWSS in the past few days, pag-uulan na naranasan natin sa Metro Manila in the past days and weeks, nakatulong po sa pagpuno ng tubig sa Angat. And if we are to refill Angat to its normal levels po, ang sabi ng MWSS ay bagyo ang kakailanganin para mapuno po muli ang Angat. Samantala, kung dati ay 52 cubic meters per second o CMS ang natatanggap nila sa MWSS, ngayon ay 49 CMS, kung saan nabawasan na ito ng 3 CMS. Para masapatan ng tubig ng 90% tubig sa Metro Manila, bukod sa ulan sa bagyo, kailangan din nila na kumuha sila ng tubig sa National Irrigation Authority ng 3 CMS para magtuloy-tuloy ang supply ng tubig sa bansa, pangunay na ang Metro Manila. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon!